Inirereklamo ang halos 2 taong pensyon na di raw natatanggap ng isang senior citizen. Ang dahilan, napasama umano siya sa listahan ng mga patay na. Yan ang inaksyonan sa sumbungan ng bayan. Siya ang 69 anyos na si Ana Consolacion Espino. Reklamo niya, halos 2 taon na niyang hindi natatanggap ang unconditional cash transfer grant na 6,000 piso kada taon. Ito ang benepisyong ipinamimigay sa mga kapuspalad na lolo't lola sa ilalim ng Social Pension Program ng Senior Citizens Act, hatid ng DSWD. Nung hindi po ako din at nung nagsasurvey sa amin tinutuluyan, nag-report, nagpunta pa ako at nakita ko sa listahan na nilagay niyang disease na ako. Nagpalipat-lipat daw si Lola Consolacion ng tirahan nitong pandemya, kaya ipinagtataka niyang malamang inilagay umano siyang patay sa listahan ng mga benepisyaryo. Ipinaalam ng sumbungan ng bayan sa DSWD-NCR ang sitwasyon ni Lola Consolacion. Kinumpirma nilang nasa 9,000 pisong benepisyo ang hindi natanggap ni Lola Consolacion, pero hindi raw siya kailanman napasama sa listahan ng mga namatay. Para po talagang ma-declare po namin na deceased ang isang senior citizen, una po kailangan po talaga namin is yung copy ng death certificate ng senior. Kung wala naman po yun, mismo ini-interview po namin yung kamag-anak mismo ng senior citizen na namatay. Tapos po, hihingan po namin yon ng certificate ng deceased. Maibibigay ba sa kanya yung kabuuang halaga ng mga hindi niya nakuha? Yung hindi nakuha for the fiscal year po, kagaya po ni Nana, hindi niya nakuha yung 2021 niya, the first and second semester, ay hindi na po namin mabibigay because every year po binabalik po namin yung pera sa National Treasury, no? We will do everything, ma'am, no, since given that there is a problem nga na encounter ni Nanay ngayon, so we will refer po si Nanay sa aming crisis intervention unit para po mabigyan din po yung kanyang mga immediate na pangangailangan. Paliwanag ng ahensya, dumaraan sa iba yung imbestigasyon ang paghahanap sa mga matatandang hindi nakakakuha ng payout. Nagpahirap pa raw sa sitwasyon ang nararanasang pandemya. Ang project development officer namin, no, assigned within the LGU, is kailangan niya po mag-feedback after the payout and after all exerted effort, no, na malocate po yung lola natin. Para po mag-conduct po kami at pinapart din po namin yan sa tawag namin consultation dialogue with the LGUs. Bakit hindi po nakakatanggap, nasaan sila, bakit hindi nakita at bakit hinahanap. Kaya nga, hindi namin pa rin siya tinanggal sa aming listahan kahit hindi na po siya nakatanggap. Kasi na nag-hope pa din po kami baka umalis lang sila o hindi lang naka-communicate. Tiniyak naman ang ahensya na makukuha na ni Lola Consolacion ang kanyang itinakdang benepisyo ngayong taon. Yung project development officer namin assigned sa Caloocan, yun na po yung bababa at magbibigay ng kanyang pension. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.